What's up mga kaibon? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isang katanungan ni Renzo Nicolas. Ang sabi niya dito, boss, paano ba gumawa ng DIY formula? So yun, magandang katanungan yan, Sir Renzo Nicolas. Pag-uusapan natin ngayon at papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng DIY formula. Siyempre, kailangan mag-ingat tayo sa paggawa niyan dahil yung mga iba na maibon, may mga masaselan na ibon. So yun, bago ang lahat, mag-intro muna tayo, guys. Diba ang ganda ng intro ko? Ako lang nag-edit niyan. Ito, pag-uusapan natin ngayon kung paano gumawa ng DIY formula. Bali yan, ipapakita ko sa inyo step by step kung ano ang mga kailangan na gamitin natin at ano ang kailangan na i-prepare nyo na gamit sa paggawa ng DIY formula. So, tara na guys! Ayan, chick booster or baby stag booster ng Thunderbird. Pwede kahit anong brand basta pang sisiw. Tapos, Bitmin Pro na may mga vitamins na yan. Mabibili yan sa mga poultry supply. Then, dextrose powder. Sira yung logo niya pero dextrose powder yan. Sa mga poultry supply din nabibili yan. Tapos, Cerelac. Yan, Cerelac, brown rice, and soya. Kahit anong flavor, pwede. Huwag lang yung may gatas. Tapos, yan, ang pinaka-importante sa lahat, blender. Para mapino natin yung thick booster. Tapos, pansala. Yan, sasalain natin para pinong-pino yung gagawin nating formula. At saka ano, yan, mangkok or kahit anuman lagayan para pag sasalahin natin, dyan na pupunta yung nasala na. Tapos, kutsara. Kutsara, gagamitin natin yan pagka ihaalo natin yung Bitmin Pro at saka yung dextrose powder. At yan ang mga kailangan natin ilagay at gamitin sa paggawa ng formula natin. So, nakita nyo naman kung ano ang mga kailangang ilagay sa murang alaga lang. Nakita nyo naman yung dextrose powder is nasa 40 pesos lang yun. Tapos yung chick booster nasa 40-45 pesos lang din yun. Tapos yung Bitmin Pro 15-20 pesos lang yun. Bali, hindi man mauubos yung 100 pesos natin, makakagawa tayo ng DIY formula. Kasi yung Cerelac naman, ginagamit ko naman sa yung nakasashay lang, sa 30 to 12 pesos lang yun. So, 13 or 15, basta walang 15 pesos yun. Bali, ang ginagawa ko naman kung paano ko i-apply, kasi ang ginagawa ko per 300 grams na chick booster, tapos sa 300 grams na chick booster, ilalagay ko na dextrose powder, siguro yung teaspoon na sa teaspoon, nasa kalahating teaspoon lang ang ilalagay ko. Kasi hindi pwedeng sumobra yung paglalagay ng dextrose powder eh. Kasi medyo parang may mga ibon na may na yung parang sa tawag doon na overdose, parang ganun. Tapos sa Bitmin Pro naman, ang ginagamit ko naman doon is teaspoon din. Nasa mga siguro sa kalahati ng teaspoon, kalahati pa ng kalahati ng teaspoon. So yun, tapos naman ang sa Cerelac naman, ang ilalagay ko doon siguro mga nasa tatlo na sachet, yung sachet lang 15 pesos yun lang. Hindi man maubos yung 100 pesos mo, makakagawa ka ng siguro nasa kalahating kilo yung mga gagawa mo doon sa alagang yun. Kasi compare mo naman sa 100 gram na binibili natin na formula, 120 pesos, 100 grams lang, di ba? So, makakatipid talaga tayo. Tapos, sigurado pa tayo sa mga ibon natin na kung ano yung... kasi yung iba kasi dyan, ilalagay daw nila, may narinig ako na ingredient nila, nilalagyan nila ng sky flakes, ganun. Pero, para
para sa akin kasi guys, hindi naman pwede yung Skyflex sa ibon eh. Kasi sa tao yun. Actually yung Serenac naman sa tao din yun, pero pwede siya sa ibon. At yun pala, note guys, yung Serenac, ang paggamit ng Serenac, bawal po yung may milk. Kasi parang pag may milk po kasi, hindi naman mamamatay yung ibon, pero parang ang sabi ng mga kaibigan ko na nag-iibon din na mas may alam sa akin or mas matagal nang nag-iibon na parang mapagal mag-digest yung Serenac na may gatas sa tiyan nila, parang ganun. So hindi ko alam, basta ganun lang ang sinabi nila sa akin. So yun guys, mas maganda siguro sa para sa akin na ang ilagay niyong Serenac yung fruit and vegetable. Pero sa ngayon ako, hindi ko pa nagamit yung fruit and vegetable, pero alos ganun ang sinasabi ng mga kaibigan namin na ganun ang ilagay sa formula na ginagawa lang. Pero ang ginagamit ko, yung brown rice and soya, yun lang talaga. Bali yan nga, ang muna natin gagawin is i-blend natin yung booster. Hindi naman kailangan ibuhos lahat kasi baka hindi kayanin ng blender natin eh. Gawin natin sila pa-konti-konti. Siguro kahit ganyan lang or dagdagan natin ng konti. Mali yan guys. Tapos kailangan pagkatapos i-blender, talaan naman natin. Bigyan ng konting tiyaga kasi ito yung pinakamatrabaho ginagawa pagdating sa pagsasala. Kailangan tiyaga lang talaga. Ganyan talaga pag nag-aalaga tayo ng mga ibon. Gagawin ay i-apply na natin si Bitmin Pro. Sa Bitmin Pro, sa paglalagay ko dito, tansyado ko na lang. Hindi ko na siya iniskupan dahil para sa akin, mas okay naman sa akin yung paglalagay nito ng tansya na lang. Pero mas advisable sa akin sa inyo na salain nyo para pare-parehas ang ingredients kung nilalagay nyo yung Bitmin Pro na formula nyo. Ganyan lang siya karami guys. So si dextrose powder naman ang i-apply natin. Ganito karami ang ilalagay lang natin. Kasi tulad nga ng sinabi ko kanina na si dextrose powder ay hindi naman siya pwedeng i-apply ng sobra-sobra. Kasi yun nga, sobrang kahit
ating i-apply ay Cerelac. Ayun, ang Cerelac naman kasi, binibili ko lang yung sachet, tapos nilalagay ko na lang dito sa lalagyan para hindi sumingaw yung sumobra. Ito, pagkatapos naman natin in-apply, ihalo na natin. Pagkatapos natin gumawa ng formula, ay magtitimpla na ako para pakainin ko na yung kakatay ko dahil oras na para pakainin siya. Ayun guys. Para masubukan na rin natin kung magugustuhan ng kakatail ko yung ginawa nating formula. So, ayun. Titimplahan ko na siya ng pagkain niya. Kailangan guys, pagka gumagawa kayo ng formula, kailangan haluin nyo ng mabuti para walang buo-buo. Ayun guys, sana natulungan ko kayo kung paano gumawa ng sarili ninyong DIY formula para sa inyong mga alagang ibon. Dahil bago pa lang ang aking channel na ito, huwag kalimutang magbigay ng isang like, comment para sa may mga katanungan kung paano mag-alaga ng ibon. At subscribe na rin kayo at huwag kalimutan mag-click ng bell button.